Kumusta po kayo? Bago po ang lahat, first things first. Good morning po. Sinisimulan po natin ngayon ang first things first. At dito po, tinatalakay natin sa unang bahagi ng umaga natin ay ang first readings na binabasa po sa banal na misa. Ito pong tinatalakay natin kasi madalas po kasi marami na tayong alam tungkol sa gospel readings. Pero konti po ang nagsasalita sa first readings. Pero ang first readings, bahagi din po yan ng Biblia, ng banal na kasulatan. Kaya susubaybayan po natin ang mga first readings, basahin po natin at kuminsan kailangan ang basahin ng dalawa o tatlong beses bago maintindihan kasi hindi po tayo sa familiar sa mga istorya at sa mga kaisipan na tinatalakay dito. Ang pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso, mga kapatid, hindi na kayo dayuhan o taga-ibang bansa, kundi kababayan ng mga hinirang ng Diyos at kabilang sa kaniyang sambahayan. Kayo'y itinayo rin sa saliga ng mga apostol at mga propeta na ang batong panulukan ay si Kristo Jesus at sa pamamagitan niya, nagkakaugnay-ugnay ang bawat bahagi ng gusali at nagiging isang templong banal. Dahil din sa inyong pakikipag-isa sa kanya, kayo may kasama nilang naging bahagi ng tahanan ng Diyos sa pamamagitan ng Espiritu. Ang Salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ngayon po ay ang kapistahan ng isang apostol ni Kristo, si Santo Tomas. Kilala si Tomas na Doubting Thomas dahil sa pagdududa niya na si Jesus ay muling nabuhay kahit na siya ay nakita ng kanyang mga kasama. Sa sunod na pagpakita ni Jesus at nandoon na si Tomas, siya mismo ang kinausap ni Jesus. Alam ni Jesus sa kanyang pagdududa na ilagay ang kanyang daliri sa kanyang kamay at ang kanyang kamay sa kanyang tagiliran. Pinagwikaan siya ni Jesus na maniwala na at mas mapalad ang naniniwala kahit na hindi nakakikita. Pero dahil sa kakulangan ng paniniwala ni Tomas, mas tumatag ang ating pagtanggap sa muling pagkabuhay ni Jesus. Dahil kay Tomas, mas tumatag ang pruweba ng muling pagkabuhay ni Jesus. Si Tomas din ang nagtanong kay Jesus na hindi nila alam kung saan pupunta si Jesus. Paano nila malalaman ang daan? Ang sagot ni Jesus sa tanong na ito ay nagpatatag din sa ating paniniwala na si Jesus ay pupunta sa Ama at siya lamang ang daan patungo sa Ama sapagkat siya ay ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Ang mga sinulatan ni Pablo sa Efeso ay marahil mga hindi Hudyo. Pinatatag ang loob nila ni Pablo na kahit na sila, hindi sila Hudyo, hindi naman sila dayuhan sa mga sambayanan ng Diyos. Kababayan din sila ng mga hinirang ng Diyos sa pamamagitan ng kanilang pananampalataya kay Kristo. Ang simbahan ay tulad ng isang building na nakatayo sa pundasyon ng mga apostol at mga propeta at ang panulukang bato ay si Jesucristo. Bahagi din sila ng gusaling ito kasi sila ay nakatayo kay Kristo. Ang membership natin sa sambayanan ng mga mananampalataya ay ang ating pagtanggap kay Jesus at ang ating pamumuhay na kaisa niya. Napakahalaga si Jesus para sa atin. Pinag-iisa tayo sa simbahan dahil sa Kanya. Pero nakilala natin si Jesus dahil sa mga apostol. Nakikita natin ito sa kaso ni Santo Tomas. Dahil sa kanyang mga tanong
at dahil din sa kanyang kakulangan ng paniniwala, mas lalong napalalim ang ating pagkilala kay Jesus. Oo, natanggap natin ang pananampalataya dahil sa mga apostol. Kaya nga ang isang tanda ng tunay na simbahan ay iyan ay apostolic. Nang ibig sabihin, ang pananampalataya ng simbahang ito ay ang pinahayag ng mga apostol. Dahil sila ang nagpakalat ng kaalaman tungkol kay Jesus sa buong mundo. Si Santo Tomas ay nakaabot pa nga sa India. At hanggang ngayon, may mga Kristiyano sa India na nagsasabi na ang simbahan nila doon ay pinundar ni Tomas. Hindi lang siya nangaral. Pinatotohanan niya ang kanyang pangangaral sa pagbuhos ng kanyang buhay para sa pananampalataya. Si Tomas ay maaaring pinatay sa India. Salamat, O Panginoong Jesus, sa mga apostolo na iyong pinadala upang ipahayag ang inyong mga katuruan sa buong mundo. Salamat din sa pananampalataya na kanilang ipinahayag na ngayon paipatuloy naming isinasabuhay. Ito po ang unang pagbasa at ako po ay si Bishop Broderick Pabillo dito sa First Things First.